Hello guys! Welcome back to another video. And for this vlog, isi-share ko sa inyo ang aking kwentong pimple marks. So bago tayo magsimula, disclaimer lang guys, hindi ganun kakinis yung mukha ko at hindi ko din sinasabi na lahat ng imemention ko na product ay magiging effective din sa inyo. So kung interesado kayo sa video na to, please keep on watching! Hey guys! So, tumahimik na ngayon sa ating paligid at sisimulan ko na. So, bago ko ibunyag ang mga mahihiwagang produkto, charot. So, bago ko ibunyag yung mga products na ginamit ko upang mawalang aking mga pimple marks, tignan muna natin ang aking itsura noong 2016. Sorry. Tumalasik yung laway ko, bes. So, ito yung itsura ng aking mukha na punong-puno ng pimple marks noong 2016. Lalagay ko na lang siya dito, guys. Tapos, nag-picture din ako from 2016 December hanggang 2017 April. Tapos, ilalagay ko na lang siya. I-slideshow ko na lang siya. So, December 2016, nung Christmas break na namin at uuwi na ako ng Cagayan, yun yung ang dami-dami kong pimples, guys, as in ang lalaki. Tapos, napro-problemahan na ako nun na, paano ako uuwi, ganito yung itsura ko. Kaya, ang ginawa ko, guys, tiniris-tiris ko yung pimples ko. At imbes na mawala sila, mas grumabe pa. Kasi imbes na mawala, nagka-pimple marks ako. So, nung umuwi ako ng 2016 December sa Cagayan, ang daming nagtatanong sa akin ano daw ginawa ko, ano daw ginamit ko, bakit daw biglang dumami yung pimples ko, bakit ang dami ko daw pimple marks. So ayun nga, sa dinami-dami ng mga nagtatanong sa akin kung ano bang ginawa ko sa mukha ko, sa pagmumukha kong ito, nahihiya na ako, guys. Kaya ang ginawa ko, nag-research ako sa YouTube, Google, kung ano yung mga pwedeng pagtanggal ng pimple marks. Tapos may nakita ako isang video na sinasabing effective daw yung egg white tapos plus yung calamansi na kada gabi daw ipapahid mo siya sa mukha mo. So yun din ginawa ko din yan, guys. So nung one month yata akong gumamit nun, as in wala namang nagbabago, parang mas lalong na-irritate lang yung skin ko kasi as in, ang hapde, tapos kada pag gigising ako ng umaga, may bagong pimple, pero hindi naman ganun kalaki. Kaso, maliliit lang siya, pero yung, as in, ang kate, parang hindi ko hiyang, sabi ko, kaya tinigil ko yun. For 1 month, guys, ha, yun yung ginamit ko, pero hindi ko tinigil kasi umasa nga ako, pero ang sakit umasa, charot. So, yun nga, walang nangyari. So, nag-shift ulit ako. Ang ginawa ko naman, yung sa lemonade, sa yung lemon na ini-scrub ko dun sa mukha ko bago ako mag-shower kada gabi. So ginawa ko din yun, guys. Tapos hindi pa din effective hanggang sa may nakapagsabi sa akin na hiyang nila yung Celetec, guys. So trinay ko naman, bumili naman ako doon sa supermarket ng Celetec, tapos ginamit ko siya. Kaso 2 weeks pa lang, guys, nagsitubuan na naman yung mga pimples ko kaya tinigil ko siya. Yun yung sinasabi ko na hindi lahat ng hiyang sa mga ibang tao ay hiyang din sa inyo. Kaya tulad sa akin, tinigil ko siya, hindi ko siya tinuloy. Hindi porket sinabi nila na hiyang sa kanila ay tutuloy ko na din, ganun. So nag-shift ulit ako. May nakapagsabi na naman sa akin na hiyang daw nila ang Cetaphil, as in kuminis daw yung mukha nila, hindi na daw sila tinitubuan ng pimples, ganun. So, imbes na isave ko yung pera ko, guys, bumili ako ng Cetaphil. Yung allowance ko, binili ko ng Cetaphil. Tapos, trinay ko siya. Kaso, hindi pa rin siya effective. Oo, nagkwan yung... Hindi naman siya dun sa effective na walang effect ganun.
wrong, erase. So, effective siya, pero hindi siya ganun ka-effective sa kailangan ko sa mukha ko. Ang kailangan ko sa mukha ko ay yung matanggal ang aking mga pimple marks. So, ang ginawa lang ni Cetaphil, hindi nga tumubo yung mga pimples ko, pero nandun pa rin yung mga dating pimple marks ko. So, tinigil ko ulit siya. At wala na akong pambili ng Cetaphil, guys, ang mahal-mahal ng isang bar. So, next, may isang group activity kami, may nabanggit yung isang groupmate ko na bakit hindi mo itry yung Asian Secret na product. So, yun yung pang ilan ko na ba, hindi ko na mabilang kung pang ilang product ko na yun. Pang apat ba? Hindi ko alam. Basta hindi ko sure. So, yun. Trinay ko, naghanap ako. Meron naman akong nahanap dun sa Watson's. Tig 29 pesos lang, guys. So, ilalagay ko na lang dito yung picture niya, yung itsura nung kung ano yung box nung sabon na yon. So, yun yung ginamit ko. At ginamit ko siya start ng March. Or mga second week ng March. Then, nung April na, wala pang 1 month, guys, as in, nagtanggalan na yung mga pimple marks ko. So, tinuloy-tuloy ko siya. Pero, ang naging problema lang, bigla siyang nawala sa market. As in, naghanap ako sa Mercury, naghanap ako sa Watson's, naghanap ako sa mga mga department stores, pharmacies, wala akong mahanap, guys. So, ang ginawa ko, nag-shift ulit ako ng facial wash, pumunta ako sa Ponds. Kaso, hindi na naman siya effective sa akin, kaya tinigil ko na lang siya. Tapos, itong tita ko, nung galing sila Lola dun sa US, yung tita ko may ginagamit daw siya, or hindi ko alam kung ginagamit niya or binigay niya kay Lola para gamitin ni Lola na isang product. Yun yung Aveeno, guys. Ilalagay ko na lang yung picture dito. Yung Aveeno, yun yung ginamit ko. Tapos, napansin ko naman na effective naman siya sa akin. Kaya yun yung tuloy-tuloy na ginamit ko. Yung Aveeno, guys, as in, kapag wala naman akong dalaw, hindi ako tinutubuan ng pimples, pero tulad ngayon, pag may dalaw ako, andyan oh, may mga pimple marks, may mga pimples akong tumutubo. Pero kapag wala na akong dalaw, kapag tapos na yung dalaw ko, week after my menstruation, wala na. Mag-aalisan na naman sila. Tapos yun yung time na napansin ko na, oy, anong ginamit mo dun sa mukha mo? Bakit biglang nagbago na naman yung itsura mo? Bakit parang mas pumuti, mas kuminis yung mukha mo, nawala yung pimple marks? Tapos sinabi ko sa kanila na, ay, gumamit ako ng kwan noon, ng ano na nga ba yun? Nakalimutan ko yung sinasabi ko. So gumamit ako ng Asian Secret noon. Kaso, wala na nga siya sa market, kaya hindi ko na siya mai-recommend. Tapos tinatanong nila, ano yung current na ginagamit ko? Kung paano ko na me-maintain. So, sabi ko, Aveeno, pero wala akong mahanap din dito sa Pilipinas. So, para yung Aveeno, makating likod ko. Oh, so, no! So, para yung Aveeno ko, guys, na ginagamit ko, galing kay tita, pag may uuwi, pag may magpapadala, pinapasabay niya. Yun lang kasi hinihingi ko sa kanya na, please, ibigay niya, please lang. Kasi yun yung effective. So, bale, yun na yung tuloy-tuloy na ginagamit ko, guys. Meron pa yung mga friends ko na sinasabi na, huy, pa-order ka naman ng ganyan. Kasi, diba, sabi ko nga, I love business. Yun yung ginagawa ko din minsan. Tapos, sinasabi nila na pwede mo i-business yan kasi ikaw na mismo yung testimony na effective yan. So, ang sinasabi ko, guys, effective sa akin, pero hindi ko sinasabing maging effective din siya sa inyo. Oh, yun nga, guys. Hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho ng skin types, kaya hindi ko siya mai-buy and sell. So, pwede naman kayo magpabili dun sa ibang bansa, sa mga friends and relatives nyo, kung may mga kilala kayo dun, at kung available yung Aveeno doon sa kanila. Pwedeng sa kanila na lang kayo magpabili, kasi ayoko talaga i-buy and sell yung product. So, in addition, guys, or correction, di ba sinabi ko sa inyo na noong ay continuous yung paggamit ko ng Aveeno. So, bale, noong March, nauwas yung Aveeno na pinadala ni Tita last year.
Kaya ang ginamit ko is yung Clean and Clear. Clean and Clear yung orange. Yun yung ginagamit ko, yung pinapaubos ko ngayon. Kaya yung, kung may mga nakikita kayo mga pimples, hindi lang yun dahil, pimple marks, hindi lang dahil dun sa menstruation ko, kundi dahil din dun sa Clean and Clear. Kasi effective siya guys, hindi siya nakakapagpatubo ng pimples. Pero kapag may mga tumutubo akong pimples kapag nireregla ako, yung mga pimple marks ang mahirap matanggal. Unlike dun sa Aveeno na madali na nga siyang magtanggal ng mga pimple marks, mahirap ka pang magka-pimples doon. Tapos, so yun, ginamit ko nga guys. Tapos, in addition, yung paggamit ko ng Aveeno, sinasabayan ko din siya ng Olay. Eto. Sinasabayan ko siya niyan. Tapos, hindi ko kasi siya ma-distinguish noon kung ano yung effective, kung yung Aveeno ba o yung Olay. Kaya nung tinigil ko yung Olay, tapos nag-shift na din ako dun sa moisturizer nung Aveeno, yung facial cream ng Aveeno na ginagamit ko. Napansin ko na yung Aveeno yung effective dun sa pagkuhan ng mga pimple marks. Pero, trinay ko din habang gumagamit ako ng Clean and Clear, gumamit din ako ng Olay. At nakuan ko naman na nakita ko naman na effective din siya sa pagtanggal ng mga pimple marks. So in conclusion ko guys, Aveeno and Olay, yun yung parehong nakapagtanggal ng pimple marks ko. So hindi ko sinasabing magiging effective din siya sa inyo, pero nasa inyo na kung gusto niyo siyang i-try. Aveeno plus Olay. Ipapost ko na lang dito yung mga itsura nila guys para magkaliwanagan tayo. So wala lang, share ko lang na yung Aveeno tsaka yung Olay yung naging effective sa akin. Naging effective din naman yung iba kaso biglang nawala sa market tulad nung Asian Secret. Kaya yun na. At i-share ko lang din na magpabalik na ako sa paggamit ng Aveeno kasi dumating sila tita last month at may binigay sila sa akin 2 bote at yun ay good for 1 year. Kaya siguro naman hindi na ako mauubusan ng Aveeno ngayong taon na to. At i-update ko na lang kayo guys kung ganun pa rin ba siya ka-effective tulad ng dati. So dito na nagtatapos itong video na to. Ang video na to, at kung nagustuhan nyo, please like my video and please ma-subscribe na rin sa aking channel and pakiclick na din ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong updates. Thank you for watching. Bye-bye!